Hello everyone. So nagkaroon po ng konting problem dun sa live video natin. Kaya nag-record na lang kami. Ayan. So again, my name is Pau. I'm one of the technical advisors of Poratos Philippines, specializing in breads and cakes. So ang topic natin today is what's in my tool bag. So yung tool bag namin is yung lagi naming dala kahit saan kami pumunta. So, pag may demo kami, halimbawa in province, ganyan, dala-dala namin yung tool bag namin. So, isa siya sa essentials ng pagiging technical advisor. So, ito yung sa akin. So, open natin siya, no? Nakayain laman. So, syempre, number one is yung weighing scale. So, napaka-importante nito kasi lahat ng products namin or yung ginagamit namin is in grams. And then, second one is thermometer. Ayan, may nakasulat ba? So, infrared thermometer, ito yung ginagamit namin for chocolates and breads. So, ito yung, ang ano lang niya is for surface lang. Pero pag halimbawa, nagluto ka na ng tinapay and then kailangan mo yung temperature, yung gagamitin mo is yung thermometer na ano, yung may mahaba na tinutusok sa loob. So mamaya, nandito meron ako sa loob ng tool bag. So ito yung second one natin is yung infrared thermometer. So pang surface lang siya ng breads and then sa chocolates yan. Pag nagme-melt ka ng chocolate, ganyan. Pag nagtitemper, kahit yung ginagamit. Yan. So, ito yung ano, ito yung isang thermometer for ano siya. For yung kasing una is for surface, ito naman is yung pang core temperature o yung loob ng ano, ng halimbawa ng bread ganyan. Ito yung ginagamit. So ito yung thermometer na yun. And then kapag after ng mixing, so kailangan mo yung dough temperature niya, ito yung gagamitin mo. Or yung thermometer na isa. 30 minutes lang. And then, sa mga bakers, ang mga essential is dough cutters or dough scrapers. Ayan. So, ito mo makita. Poratos. Ayan. So, itong una, ting rubber, ito yung pang scrape dun sa bowl natin pag gumagawa tayo ng bread. Kasi hindi naman ito pwede, kasi hindi naman siya nabibent. Ito kasi nabibent siya. Ayan. So, ito yung pang scrape sa, ano, sa bowl kapag gumagawa tayo ng breads or pag merong natitira. Sa scrape niya kasi lahat nagiging malinis yung bowl natin. So, ito rin is para mas madaling hugasan yung bowl ng, ano, ng mixer natin. And then, ito naman po, itong metal na scraper. Ayan. So, ito yung ginagamit pag ikakat mo na or i-weigh mo na yung dough mo. So, ito siya. Okay. Yan. So, ito naman po is yung flour sifter. Ayan. Thank you, Morgan. Shout out kay Morgan Clemenson. Thank you. So, ito po yung ginagamit para sa mga sourdough pag magdadas tayo sa breads. Ayan. Ito yung ginagamit. Or for cocoa, pwede din. Hindi magulo yung tool bag ko. And then, piping bag. Siyempre, pagka nag-ano tayo. Nag-icing sa cake or halimbawa maglalagay ng filling sa bread, ito yung ginagamit natin sa, sa piping bag. Ay. Then ito naman yung isa, yung nasa loob niya. So lalagyan siya ng mga tools. And then, open natin. Yan. So, ito po yung malaman niya. See? Ay, buksan natin. So, syempre, scissors. Para pagbukas ng mga plastics or pag-cut sa mga, ano, sa mga wax paper, ganyan. Then, syempre po, brush. Pag nag ano ka nag
nagbabrush or nagge-glaze ka sa ano, mga egg wash or yung sunset glaze namin, ginagamit namin sa kanya. Or pang mga fruits, ito po yung ginagamit namin, pang glaze. Yan, syempre, rubber spatula, alam naman natin kung para saan siya. Yan. Ruler. Ayan, pag gumagawa kami ng mga chocolate decors, ito yung ginagamit natin para pantay. Yung mga squares, yung mga triangles, sa ruler. Siyempre, paring knife. Ayan. Paring knife. Ayan. Ginagamit din siya for mga chocolate decors. Ayan, ito yung pangkat, yung kabilang side, yung hindi matalas. So, and then siyempre, pag meron kami mga fruits, ito yung ginagamit namin for cutting. And then siyempre, spatula, ayan. Offset. So, dalawang klase siya, isang offset, and then, yung isa is flat. Isang yung flat. Yan, isa ito naman yung flat. So, kailangan kapag may, gumagamit kayo ng flat or ini-store nyo siya, make sure lang na hindi siya nabe-bend kasi pag nag-icing ka, hindi rin magiging pantay yung cake mo. Ayan. So, ito naman is grater. So, ginagamit po ito pag sa mga ensaymada. Siyempre, pag nag-grate ka ng cheese or halimbawa, kailangan mo yung mga zest. Bawa lemon or orange. Ito yung ano, ginagamit for zesting. Ano pa ba? Ayan. So, ito syempre, kailangan natin pag nagsiscore tayo ng breads, ayan. Ito yung ginagamit, ayan. Para sa mga European, mga baguette, ayan. Kapag magsiscore tayo, ito po yung ginagamit natin. Okay. And then, ito mahiwagang PVC pipe. Ayan. Gumagamit po tayo nito. Siyempre, kapag yung mga gamit sa chocolates is medyo mahal siya. So, kami nagbibigay kami ng mga alternatives kung ano yung pwedeng gamitin. So, halimbawa, itong PVC pipe, pag gumawa ka ng spiral na chocolate, pwede mo siyang ilagay dito. Then, nalagay mo sa chiller para mag-set. At saka, pag gumagawa ng mga circle na for decor, ito yung ginagamit. And then, so ito pa, isa pang PVC pipe. So, ginagamit naman namin siya for spreading ng chocolates pag gumagawa siya sa ano, sa ng mga square, ng mga rectangle, ganyan ito yung ginagamit. Pagka ini-spread namin siya with acetate. So, next. Ayan. So, meron tayong mga toothpicks. Yung para siyang, yung umbrella. Siyempre, pag after mong, halimbawa, gumawa ka ng cakes, siyempre, kailangan mo siyang lagyan ng decor. So, may mga ganito kami. Ay! Ayan. So, may mga ganito kaming dala sa toolbag namin. Para mas maging maganda yung presentation namin kapag ka nasa demo ka. Okay. So, ubos na yung laman ng ano natin. Ng toolbag. Meron pa tayo dun sa kabila kasi maraming laman yung toolbag ko. And then, ito pa pala. So, itong scraper na to, kung makikita nyo, yung side niya is bilog. Ayan. So, ito yung ginagamit sa bread pag gusto mo siyang lagyan ng parang line. Para lagyan ng filling. So, inaano siya. Ito yung ginagamit. Kapress mo lang na ganyan. And then, magkakaroon siya ng parang line. And then, pwede mo lagyan ng filling. So, ito siya. Then, the next one po is acetate roll for chocolate. Ayan. So, ito yung ginagamit pag, or yung tinatawag nila itong cake band. Ayan. So, ginagamit namin siya for chocolate decor, spirals, and then yung mga circles. Ito yung ginagamit natin. Okay. And then, syempre, donut cutter. Ayan. Ay. Naglag.
So, donut cutter siya. So, marami nabibili yung donut cutter. Iba-iba yung size. Ayan. And then, ayun, another scraper. Rudgeman. And then, ito, cake comb. So, meron kaming promo ngayon sa My Bakery. If meron kayong pinurchase, meron kayong free na cake comb. I don't know, hindi ko lang alam kung ito yun. And then, this cake comb, ayan. So, iba-iba yung sizes niya. Ito rin yung ginagamit for ano for cakes. Halimbawa, mag-icing ka kapag gusto mong lagyan ng decorations, ito yung gagamitin mo. And then, for chocolate decoration, ito din yung ginagamit natin. So, kapag gusto natin medyo makapal yung spiral natin, ito yung gagamitin natin sa kanya. Pag gusto naman natin manipis, itong isa. Yung mas finer yung ano niya. Yan. So, dalawa yung cake comb ko. Dalawa. Na. So, mag-purchase na kayo sa My Bakery para makakuha kayo yung cake comb. And then, yung cake comb na yun is galing siya ng Belgium. So, kung ganyan yung cake comb na free or nasa promo natin, is makuha nyo ganyan na ganyan din siya. Then, syempre, rolling pin. Napakalaga. Maliit lang yung daladala natin kasi syempre, pag nag-travel tayo, ayaw natin mag-bit-bit ng napakalaking rolling pin. Kasi masyado siyang mabigat. So, ganito lang yung ano natin. Dadala natin rolling pin, maliit lang. So, para lang siyang kandila. And then, syempre, toothpick. Yan, may dadala tayong toothpick. Kapag mag-o tayo ng mga healthy breads or sandwiches, syempre, pag masyado na siyang mataas or kailangan mo siyang ikat, kailangan mo lagyan ng toothpick para hindi mag-scatter yung feeling niya. Diba, yung mga tomato, yung mga lettuce para hindi siya matanggal. So, mamaya, mayroon ako maglinis. Siyempre, kinalat ko siya lahat. And then, cookie cutter. Ito, sobrang halaga din namin, nito sa amin. So, ayan. Stainless. Siyempre, ginagamit namin siya. Halimbawa, sa mga cookies, pag gusto namin bilog. And then, for chocolate decor, ito rin yung ginagamit namin pagka gusto namin gumawa ng chocolate decor na circle. Ayan. So, set siya, set. Okay. Saan yung takip? Yun. So, yan may pangalan siya, Gilop. Yan. So, syempre, mga moose ring. Moose rings. Yan, meron kami. Iba-ibang moose rings. And then, ito, last one. So, syempre, for patisserie naman, since nagpa-patisserie din ako, or nagki-cakes din ako, ito yung last natin. So, syempre, yung laman niya is food color. Yan, iba-ibang klaseng food color. Siyempre, nagkukulay kami sa mga icings namin. So, kailangan namin ng iba-ibang kulay. And then, siyempre, mga tips. Piping tips. So, yan, merong circle. May mga star tip. Yan, kung ano-ano. Madami to. So, hindi ko napapakita lahat. Basta meron siyang mga piping tips. So, siyempre nga, nagki-cakes din ako. And then, yung mga dust. Ayan, so meron tayong copper, meron tayong pearl, meron tayong gold, meron tayong silver dust. Ayan, so marami, iba-iba siya. Ginagamit namin to for, ano, for chocolate decors. Yung mga pang-topping sa cake natin na chocolate. Kasi syempre, minsan gusto natin mas, ano, mas elegant. So, ginagamitan namin siya ng, ano, ng mga dust. And then, ayan. Siyempre, pag magawa tayo ng mga alamaw, single serving, nilalagyan natin ng isa, dalawa, tatlong pirasin to para mas elegant din tignan. So, mga pearls. Ayan. So, ito yung mas maliit. Gold naman siya. Ito naman parang pink. Pink ba to? Pink and silver magkasama siya sa ano. Isang lalagyan.
pouch. Ayan, so ito. Ayan, hindi to lipstick, guys. Ano siya? Brush. So, hindi ko siya ginagamit para sa mukha ko. Ayan. Ginagamit siya para sa ano, sa mga dust natin. Dito sa mga gold dust. Kasi since kailangan natin is small portion lang ng ano, ng brush, kailangan yung mas ano siya, mas ano, mas malambot and then mas makapal. Para pag in-apply mo sa chocolate, pag binrush mo siya, magiging ano siya, manipis lang. Ayan. Okay? Tapos, ano pa bang lang? Ayan, so another paring knife. Ayan. So, ito naman, serrated naman siya. So, pag mga dinner rolls or maliliit lang, ito yung ginagamit namin for cutting. Then, syempre, mga iba-ibang klase pa ng brush. So, ito naman yung ginagamit for dust din. Ayan. Pero pag nilagyan mo na yung dust ng alcohol or yung gin, ayan, mga gin, ayan, nilalagyan namin siya. Para pag in-apply natin dun sa, halimbawa, chocolate, ganyan, mas makapit po. Ayan, pag nilagyan mo siya ng, ano, ng alcohol. Ayan. So, ito yung ginagamit natin sa kanya. Ayan. Kita ba? Ayan. So, syempre, meron din tayong mga iba-ibang klase ng sticks or parang straw. So, ito po yung ginagamit. Halimbawa, kailangan namin ng, halimbawa, brownie pops or cake pops. Ito po yung ginagamit natin. Itong dalawa na to. And then, ano pa ba? Wala naman ang tool bag natin. So, wala na. Wala na yata. Yun lang. Ayan. Ayan, so kahit pa paano, meron tayong mga Rice Krispies. Ayun. Meron pa pala tayong chocolate molds. Ayan. So, ginagamit namin to pag minsan kailangan namin gumawa ng chocolate. Ayan, pero kahit mga compound, kayang-kaya to kasi malambot siya or silicone. Ayan. Okay. Ayan, so yun lang yung ano natin, yung laman ng tool bag natin. Ayan. Kung gusto niyo pong manalo ng ano or makakuha ng ganitong klase ng cake comb or hindi ko sure kung ganito. Mag-purchase lang po tayo sa My Bakery. Ayan. So download po niyo yung app namin which is yung Puratos My Bakery. It is available po in Google Play and App Store. So I think next week po is yung demo natin talaga magbe-bake kami. So next week, see you next week ulit. Monday, Wednesday, Friday I think. So, bye guys, and salamat sa time. Bye.